Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video, reaction video. And this time, we're gonna talk about Pangil sa Pangil, Sixth Threat versus Kiram Matira Mayaman. I-like muna natin to guys, para makapag-start na tayo. At sorry guys kung di ako nakapag-react for almost like a week kasi nabisi ako guys eh. Buong araw, almost 18 hours ako nag-work kada araw. So, wala akong time makapag-react kasi pag dating ko rito, pagod na, di ba? Kaya ngayon, focus naman tayo ngayon kasi ngayon lang yung day of ko, Friday. So, meron akong 6 hours para mag-react ng mga gusto nyong mga video. Ganun pa man guys, kung bago ka lang rito sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share. I-share nyo na yung channel natin sa mga tao na hindi pa nakaka-subscribe sa atin para lumaki yung channel natin at matulungan nyo na ako na mas lalo tayong lumago. At ganun pa man, magawa natin yung mga request ninyo. At ito nga pala, requested ni Tochi Kit, sabi niya, Master Plan, Sixth Threat versus Kiram Next. Shoutout na din kay Madam Nami Matsala. Tapos requested din to ni Josh Abutin. Sabi niya, Sir Plan, next po, baka pwede Sixth Threat versus Kiram. Salamat. Sunod natin guys, after nito guys, gagawin natin yung mga requests for almost like a week na, you know, mga 2 weeks na. So, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an analytical master practitioner. I'm an applied psychologist. Gawin natin guys, para makarami tayo. Huwag niyo kalimutan guys, tapusin yung video. Sixth Threat versus Kiram Matira Mayaman. Let's get to it. Tilang tayo T. Pangil sa pangil. Shoutout nga pala kay Pibus. Kakasaka ba pag nagsabay? Ilang oras ba to? 46 minutes lang, kaya-kaya. Guys, susubukan kong liitan yung video. Alam nyo kung paano ako mag-react. Sobrang haba. So, susubukan kong liitan. Pero, tingnan natin, guys. Tapas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga nakatakas? Sixth Threat to eh. Pinapasahurang ka ni Badger, gago! Kaya pala may keka sa pangalan. Ikaw yung Kardashian ng hip-hop dito. Wow. Ayun, medyo nakakatakot ah. Advance ko na, guys, ah. Para mabilis tayo, guys. Kung okay lang. Pangil sa pangil, matira mayaman. Bago tayo mag-start, alam nyo na! Let's go, pangil! Let's go! Okay. Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Ahon Mahirap, Villainware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, okay. Zyfer Philippines, Tokyo Grill, at FUBU International. Okay. Pangalawa sa huling laban ng gabi, Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka. Okay. Yo, Kiram nga pala. Kiram. Southern Lady, okay. Killer Meat and Chill, Meekly, H.S. Marley Cafe. Siyempre, shoutout din kay Dahilan kung bakit may pangil sa pangil, kay Boss P, kay Direct Titus C, at siyempre kay King Badger. Maraming salamat. Let's go. At ito, galing pang Mindanao, Ginoo, sa aking galiwa, nagpakilala ka! Sixth Threat. Sixth Threat, you already know. Lama Cebu, I'm here. I'm here. Debut battle, 3 digits, Donggala Records, Dirty South 13. Damn, oh, fucking serious. Nanalo ng Oitos, si Sixth Threat. Pinili niyang mauna si Kiram. Pangil sa pangil, matira, mayaman, sagpana na! Let's go. Let's tingnan natin si Kiram dito. Baka nag-improve. Yo, 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 malinaw. Ikaw ba si... Bluebird Floyd Kagampang? Panginang apelido yan, tunog pa kangkang. Okay. Hindi. Siya si Floyd. Siya si Floyd. Yung bumatil sa pakusganay na puro bias yung crowd, talagang kakaiba. Biruin nyo, wala pa yung punchline, naghihiyawa na sila. Okay. Nandito si mami, nandito si daddy. Yung isa mataba, yung isa chubby. Sino may sabi? Si Kuya Gary. Panalo ka doon pero di ka pa happy. Saka tan, tikota, tikota, takata. Dito ka lang sa amin. Victory party! Wow! Baka utuin mo rin yung mga crowd dito, ha? Upal ka pa naman! Kay ang Sherman. Problema lang, paano mo ako papaandaran? Nasa Cebu tayo ngayon. Neutral yung mga yan! Mga yawa, gay!
Gandang intro. Insay nakakita sa short film maning buang. Aha! Mayong git ka mo acting, Choy. Guess parek, paano nga pa-translate? Luyuan ang kahumayan inyong barangay. Guys, matranslate nga yan, guys. Mauna! O gusto gani ka mo ikiyas! Si Bakta! Ay! Padugay-dugay ka, paksit ka! Siya daw mismong Bisayang magsasabing magtagalog sila ng maayos, pues. Ako mismong Bisayang nagsasabing hindi pa morma yung pambasketball na sapatos! Isa ka sa mga dahilan kung ba't tinatawag tayong bay-na-bay. Dahil sa pormahan mong gangster wannabe. Laban yung Apex nung final, sapatos mo, taula ba tre? Okay. Gusto niya magtagalog ng maayos yung iba, yun ang kinagagalit niya. Tigas na mukha mong mamuna ng pananagalog tapos panay Taglish ka? Hipokrito! Bukod sa pagtataglish, ang ganda ng ginagawa ni Kiram kasi ginagamit niyang idea at angulo yung laban nila ni Sharnan. Ganda rin yun. Kasi yung mga sinabi doon si Six Threat, talagang tumatak talaga. Until na pinag-uusapan. Yung gamitin yun ni Kiram para ipakita ngayon na hindi na efektibo yung ganun at burahin yun sa idea ng mga tao. Laking bagay na ginagawa ni Kiram ngayon. Perfect angle kasi sabi niya kay Apex, kaya bagay sa'yo magpaikli ng buhok at sa barbero umiscore pagkat ang bilis mo makashortcut whenever you see sword. Sa barbero umiscore? Ganong linya pang finals? May maanggel ka lang boards? Nagtatrabaho ng marangal yung tao, ginawa mo pang sword? Well, maganda yun kasi ginamit yung angulo ng score parang pagkuha ng drugs. Pero it makes sense naman yung sinabi ni Six Threat. Pero kaya sa akin, naalala nyo, nag-react ako dun sa laban ni Six Threat tsaka ni Sharnan. Kung ano-ano lang kasi minsan sinasabi katulad nyan. Diba, umiscore. Wala na, kasi ngayon, parang binabago niya yung intensyon ng mismong punchline na yun. Yung umiscore, yung para makakuha ng gupit. Pero yung ginagamit ni Kiram na idea, yung pagbabaloktot ng idea na tinutwist niya papunta dun sa drugs. Diba? O ginawa mo pang source. Parang ganun. Kaya sa akin matalino yun, pero parang na-wash out na dahil hindi naman yun yung idea na ipinakita doon ni Six Threat. Yung intention mismo. So parang kinancel ko. Parang sa akin, hindi lang siya ganun ka-effective. Diba? Kasi kung gagamit ka ng idea na yun, kinapi mo na nga yung linya na yun, na yung makir, minamak mo na nga yung lines na yun, sinabi mo pa para hindi ka na magsulat ng masyadong madami, tapos yun lang yung bibigay mo na angle, yung parang drugs, parang doesn't make any sense. Hopefully, may kagawa pa siya ng mas mabigat nun. Tuloy natin. Yan ang champion nyo! Napakasinungaling! Una sa lahat, wala dun si Apex kay Looney mismo nang galing. So anong gusto mo palabasin? Yung tugmang preso, imbento lang yon ni Kuya Marlon, ha? Tingin ko nga ikaw yung gumawa ng kantang Liar Evil kasi bakakun ka! Okay. Bakakun ka! Liar Evil ka! Okay. Eto pa! Gandang crowd control. Dis na kay Flo G at ang sabi niya. Nakiusap daw si Flo G kay Looney na ilapit kay Enigma. Pero yung linya na buko. Video reaction din mismo ni Looney, sinabi niyang hindi yung totoo. Kaya, baka kun ka, Liar Evil ka. Ganon magpakanta, Floy. Hindi yung tatanda at lilipas. Magandang ginagawa ni Kiram kasi kinaklaw niya si Six Threat eh. Kasi sa laban naman kasi kahit saan mong gawin dalhin yan, nagkikreate talaga sila ng mga story at iba't ibang angulo. Ang technique dito, gano'n ka baka convincing. So regardless, kahit magsinungaling ka, gumawa ka ng ganito, sa huli ka na mag-sorry. Pero kailangan, ang tinitingnan dito, gano'n ba ako convincing. Kaya nga lagi sinasabi ng mga judge, very convincing to. Kasi yun talaga yun eh. Pero mas double yung lakas nun pag may facts doon, diba? Tuloy natin.
Pero maganda lang si Gab. Pero big props sa ginagawa ni Kiram kasi ang gala ng ang ganda ng pag-control niya doon sa mga linya, tapos kung paano niya baliin yung information, tapos pag-connect-connectahin para magmukha siyang ano, makatotohanan at very convincing. Sa akin very effective yung ginagawa ni Kiram so far. Bago. Yun na lang ang tanging way. Ang lupit ng naging play. Drawing lang yung palabas, kaya nga anime. Anime. Ang lupit nun par, kung alam mo lang. Ang ganda kasi yung anime kasi guys, medyo sublight si Kiram dyan. Ang anime kasi yung mismong production, animation. Pero pag sinabing manga, yun yung drawing. Kasi nagbanggit siya rito ng drawing. Eh. Tingnan mo. Si Gago! Yun na lang ang tanging way. Ang lupit ng naging play. Play. Drawing lang yung palabas, kaya nga anime. Drawing yung palabas. Oh, okay naman, it makes sense kasi dinodrawing naman yung anime kasi. Diba? Oh, okay din yun. Big props dun. Ang lupit nun par, kung alam mo lang. Mm. Sabi niya kay Shernan, minsan na akong nakipagtagisan sa ibang rapper para yung kultura natin, makaraos. Kultura natin! Makaraos! Hoy! Salamat ha! Ikaw pala dahilan, tanginang to. Lift up! Looney! Sa kultura, mga walang naiambag! 187! XB! Sino ba yung mga yambrad? Dito kayo magpasalamat kay Flirt! Isa lang, sinabi niya naman isa. Nakalagay naman siya naman yung nagsabi eh. Hoy! Sa karaos! Anyway! Ang lupit ng naging play! Drawing lang yung palabas, kaya nga anime. Ang lupit nun par, kung alam mo lang. Naghihintay siya ng reaction dun sa iyo. Sabi niya kay Shernan, minsan na akong nakipagtagisan sa ibang rapper para yung kultura natin, makaraos. Minsan na ako nakipagtagisan sa ibang rapper. Oh, maramihan kasi, minsan, oh, siya, he's explaining about himself. Kultura natin! Wala naman siyang sinabi dun na i-discredit niya sila Looney, XB. Minsan lang siya, he's explaining about his own experience. Sa akin, okay lang yan. Makaraos! Hoy! Salamat ha! Ikaw pala dahilan, tanginang. Ang galing, putang ina, ang galing ni Kiram gumawa ng, ano, ng, yung presentation niya ng mga bara. Even though, wala namang problema sa mga binibitawan ng Sixth Street, wala namang problema dun sa mga punchline ni Sixth Street. Pero kung paano hulmahin yun ni Kiram, tapos yung acting niya, paano niya gawing, katatawanan yung mismong punchline mo at hanapan niyo yun ng loophole. Magaling si Kiram. Magaling si Kiram talaga. Na-appreciate ko yung... Kasi ngayon, sa totoo lang ako, hindi ako, katulad ng like ko sinasabi sa video, hindi ako big fan nung gagamit ka ng ibang linya sa labas o gagamit mo yung linya niya para lang, parang ilalagay mo lang sa verse mo kasi parang antamad, di ba? Mamak mo lang yung linya niya. Pero ngayon, naririnig pa ulit-ulit si Kiram. Magaling siya gumawa ng ano ng magawa ng ano ng fallacy dun sa ano niya sa linya ng ibang tao. So pag ginamit niyo yung linya mo kahit wala namang problema doon, pag bumukain niyo na parang you know, parang mali kasi lahat naman kasi ng sentence merong loophole. Lahat ng pwede mong sabihin, pwedeng gamitin sa iyo. Kaya nga kahit sa pulis eh pag nahuli ka, sabi niya anything that you're gonna say will be used against you, 'di ba? Kasi it could be pwedeng baliktarin 'yon, gawan ng kwento, gawan ng bagong ano kasi binabago yung konteksto, guys. Yung content at konteksto magkaiba kasi yun. Yung content yung nilalaman. Yung konteksto parang para saan 'yon? Yung idea na 'yon. Sa ambang part yun nakalagay. So, yung part na yun, kahit tama naman yung part ng context na yun, pero pag ginamit yun sa ibang lalagyan, parang nagbabago yung disenyo ng mismo konteksto na yun. At yung ginagawa ni Kiram, napakagaling, napakahusay. Bigyan natin ng props. Kasi nandito ako, hindi naman sa dinedefend ko si Sixth Street, pero ini-explain ko na walang problema doon. Pero every time na ini-explain ko na walang problema doon, yung paano hinulma ni Kiram yung idea, paano niya baliktarin yung points na yun, mahusay din talaga. Mayroon talagang skill si Kiram sa paggawa ng kwento. Looney! Galing, oh. Sa kultura, mga walang naiambag. Galing. 187!
XB. Kasi wala namang mali doon eh. Minsan na akong naipagbattle, ibig sabihin he's speaking for himself. Pero parang nilabas niya, parang siya lang yung nag-ambag. Parang pakaramdam mo, ikaw lang nag-ambag. Parang ikaw lang nakapagdigma. Eh yung usapan naman sinasabi ng 6-3, minsan na ako nakapagdigma para yung kultura natin makaraos. Pero ang sinasabi naman ni Kiram, okay lang naman yun, pero meron din tayong luni, meron tayong ano. Pero yung idea kasi ni 6-3, yung sabi niya, pakikipagdigma. Iba naman kasing idea yun eh. Pero sinabi ni Kiram na parang, galing na pagkaagawa, putang ano. Ang ganda na pagkaka-orchestrate. So ngayon, sa isip ng mga tao, na bi-brainwash niya yung mga tao na ito na masyadong mayabang to si 6th Street. Meron tayong Looney, meron tayong Flowgy, meron tayong XB. Diba? Sino ba tong 6th Street na ito? Napakahusay nun. Kasi binibigyan tayo ng malaking question mark ni Kiram sa utak natin na meron tayong Looney, may flip top tayo, meron tayong ganito si ganito. Pakahusay. Very orchestrated. Sino ba yung mga yung Brad? Diba? Galing. Dito kayo magpasalamat kay Floy Floy! Mahusay. Proklama ang puta! Ang galing ng ano, kailangan mo talaga malawak yung pang-unawa at pag-iisip mo dito. I mean, big props doon, pero alam ko hindi yun ganun ka, mali yung ginagawa na si Kiram, pero kung paano niya ginagawa yun, we gotta give props kay Kiram kung paano niya yun, ano, minulde. Pakahusay, man. Putang ano. Delegado makakalaban si Kiram din. Kasi yung una niyang laban, medyo okay eh. Pero ngayon, na-appreciate ko na. Tigas na mukha mo sabihin na ikaw dahilan kung bakit nakarating. Eh, ganyan yung mga ugali ng mga traitor. Tama muna tayo. Yung parang narinig niya nila yung ganito, pero gagawin nila yung panibagong istorya. Ganun yung mga traitor guys eh. Pagmumukhaing kang mali sa ibang tao eh. Parang sila may ginawa silang kasalanan, pero ang gagawin nila, magkukwento na kagad sila sa ibang tao, babaguhin nila yung istorya. Parang sila yung biktima. Napakahusay nun eh. Ugaling traitor. Tuloy natin. Raos yung kultura, masyado kang pabida! Sinasabi ko lang yung idea, hindi si Kiram, ha. Tuloy natin. Proklama ang puta! Tigas na mukha mo sabihin na ikaw dahilan kung bakit nakaraos yung kultura, masyado kang pabida! Kilabutan ka sa mga bumabad ng quarantine battles para lang masalba yung liga! Okay. Tsaka maniya ka kay Anigma! Ako! PSP of Lifta, pag sumampa, laging ganado. Obligasyon sa pareho na gawa ko. May naiambag kahit papano. Kaya maling marumi yung 3GS, kami yung malimit magtrabaho. Mas pinili mo yung Flipta, mas pinili mo yung PSP kesa sa Flipta, tarantado. Kaya anong tirador? Baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Hindi ko alam ba tinitira nila. I-require naman sila sumari kahit saan nila gusto. Okay lang din yun. Bigyan natin ng props yan, no? Si Kiram. medyo nakikita ko na yung husay ni Kiram sa pag-ano. Siguro style niya talaga yun. Ngayon lang ako ngayon ko lang na-realize ko ng style na meron si Kiram. You know? Ang style ni Kiram yung pagbabago ng punchline. Kumbaga, kinukuha niya yung punchline ng iba, gagawa niya ng issue yung style ni Kiram. Kasi yung ginawa niya sa laban nila yung last time na kalaban niya. So ngayon, na-realize ko na ano talagang style ni Kiram. Pero tignan natin si 6th Street. Round 1! Na-appreciate ko na si Kiram. Let's go! Bias yung sa Davao. Talaga, pre? Pero nung nag-champion ako sa Maynila, ba't wala kayong nasabi? Ano? Davao? Bias? Huwag kami tungaw. Baka nakakalimutan mo, walang 3GS sa Mindanao. Damn! Wow! Yun, facts na kagad yun. Di lang may facts, may meaning din yun. Kasi nandito lang tayo sa FMM, di ba? Facts, meaning at mensahe. Yung mensahe niya, walang 3GS sa Mindanao. Yung meaning naman nun, dahil walang luto dito, walang bias dito, dahil wala kaming 3GS. At facts din yung sinabi niya, kasi may malaking issue yung 3GS, di ba? Na every time na merong mag-judge, bumubulong daw sila. Dahil doon, nakaugat niyang malaking issue na yun at nakasangay na yun sa utak ng mga tao palagi. Na basta pag 3GS, mahilig sila magluto ng laban. Even though, I'm pretty sure hindi naman talaga. Pero dahil sa idea na yun na kumakalat, nagmimistulan siyang apoy, yan tawag doon snowball effect eh. Diba yung parang the more na lagi siyang binabanggit, lagi siyang nabibrainwash na yung tao na parang ganito nga talaga yung 3GS. Meron silang ugaling ganun. Big props doon. Isa pa lang magandang punchline.
Pero syempre I'm not a big fan of, you know, rebut, you know. Pero bigyan pa rin natin ng ano 'yan ng kudos doon. Mukhang mapapahaba tayo, guys, ha. First round pa lang. Isa lang masasabi ko sa iyo, tol. Bada. Kay Ram, ano tong naririnig kong talo ka daw kay Bedang? Eh kahit idaan mo sa wrong Graham kay Kaylan, di mananalo yon kay Ram. May God, 5 taon na yung caveman. So 5 taon siya hindi naglalaro. Kiram naman. Kailang ba yan? Kiram kanyang, tas caveman badang. O sige, game! Ayan na pala, katitira mo kada battle mo sa taong hindi mo personal na kilala, nak ng puta ka. Akala kasi nakaka-cool at good jobs na mga idol makuha niya. Pero nung si Lil Janana dama, yung kirot sukdulan ba? Wow! Bars, putang inang yan. Nung si Lil Janana, man, rest in peace, man. Medyo na wala na ako ng gana sa flip top dahil putang ina, merong mga traitor talaga din dyan. Isa yan, man. Si Lil Janana nung namatay, na ano ako dyan. Pat naman ka dun. I mean, wala namang problema sa flip top, but may mga tao talaga na inggit. Di ko alam kung anong issue nun, pero to be able na... You guys don't know about life, guys. Kung alam nyo lang, shit, man. Kung may idea lang kayo, guys, maniwala kayo. Dapat talaga isinabuhay ninyo talaga yung idea ng ganyan. Ma-appreciate nyo na yung life. Tuloy natin. Wow. Eh, nung si Lil Jan na nadama yung kirot, sukdulan ba? Ganun ka mag-tribute sa hari ng TT Bars, yung pagpukupal-kupal mong kupal ka? Ang pinagtatanggol niya doon ay isang bata. Pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang muli sa yung tao ay yung ginawa mo, child harassment din pala. Si Elsie May, binanggit pa ng 2 beses. Si the irony in this bitch, anak ni Badang, 14 anyos pa, yung minor pinang-chismis. Get your mind off that minor, fucking minor damn business! Bars! Putang inang yan. Patay na si Kira. Binanatan siya ng fax. Kasi, ang ginagawa dito ni... Yung ginawa ni Kiram, kung binanggit niya yung pangalan ng bata, talaga madi-DSW di siya dun kagad. Yung boss tawag din, may boss yata yung sa ano eh, kasi hindi mo pwedeng banggit, minor yun eh. Meron kasing tinatawag na defamation, yung parang paninirang puri. Eh gagamitin mo yung ano, papangalanan mo. Kaya nga sa Facebook, ay ugali ng mga Pilipino magparinig, di ba? Di nila pinapangalanan, binibigyan nila ng bansa kahit di man nila nakasama. O, di ba? Kaya, mas maganda nang huwag tayo magbabanggit ng pangalan. Ah, dami kong haters, guys. Putang ina. Di ko pinapansin hanggang mamatay sila. Kasi sila yun eh. Nagsasayang sila ng enerhiya. You know, I want them to waste energy from me. Bigyan nila ako ng enerhiya. Gustong gusto ko yun. Ina-absorb ko lahat ng enerhiya binibigay nila sa akin, ng kakabastos nila sa akin, kakasira nila sa akin, kakano. Fuck that. I'll absorb it. Bigay nyo sa akin yung enerhiya ninyo. Talaga, wala akong pakialam. Ganun yung ginagawa pag binabanggit ng ano, guys. Mas defamation na yan. Tuloy natin. Wow. Basag si Kiram, pirtang ina. Kaya hanggang ngayon, wala pang anak, hoy, bisayang baog. Tina mo, si Lord na nagribat, puro damay ugliwat, kining taong walay liwat, hoy, asa mang ka naliwat. Anong pangalan ng GF mo, Irish? Irish. Hoy, Irish! Pangaralan mo to. Natatakot pa ba sa karma? Itong gago na ko, huwag ka magdadalang tao hanggang di nadadalang tao na to. Bars! Huwag ka magdadalang tao habang di pa ito nadadalang tao. Kasi pag yung kasi babalik yun sa'yo eh. Malay mo, yung maging super ninyo may mga diferensya. Kasi pag ang Diyos nag-rest back, at the end of the day, guys, you know, madumi talaga yung ano, yung battle scene, battle rap eh. Hindi mo na pwedeng bawiin lahat ng mga nasasabi mong masasama. Diba? Tawin natin. Sa Israel, pinrolong pa talaga. Katanungan lang ay kung napatunayan mo ba kung katibayan ay wala, ba't pinahaba mo pa? Pero yung Gaza, Israel,
pagkahenyo, kopya neto dun sa aking speak, yung sa disenyo ko kay Lance Astig. Pasimuno to ng stilo, huwag kang sasabit, hubad na katotohanan ng yung Gaza. Iganto lang mang Gaza Strip. Gaza Strip. Ano yung rhymes, Kleber? Yun ay icebreaker. Kung nakalusot ka dun sa slant rhyme, pos balik ka sa rhyme bender. Wow. Kaya ano? Kaya ano? Nang rape ka ba talaga, hoy badang? De, sensitibong usapin yan na ang kailangan mga eksperto. Exactly. At hindi dahilan ng battle rap para kalimutan yung salitang respeto. Bars. May maliman o wala, hindi na para kinikwento. May maliman o wala, ang alam ko lang, wala, hindi ako perfecto. Ganun lang yun. Bakit? Napakinggan mo ba yung side niya? O ni King? Motherfucker, don't lie. Para sa'n yung dalawa mong tenga kung di mo kayang pakinggan yung both sides? Ganun ganda, very visual, para sa akin yung dalawang tenga, parang yung both sides, man, shit. Ako, palagi lang ako nasa tama. Whoever is right, nandun ako. Kaya ang maraming mga tao na nagagalit sa akin, bakit ko daw kinakampihan ko daw, hindi, guys. Pag tama siya, kahit gaano pa kita close na kaibigan, tama siya. Ganun lang ako, pero I'm not mad at you, hindi ako galit sa'yo, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, I mean, I'm still open, you know, pero at the end of the day, kailangan niyo matuto ng accountability. Search ninyo guys, accountability. Tuloy natin. Man, K-Ram is done, dude. First round pa lang, wala na siyang ano. Kasi si K-Ram, nandun pa rin siya sa idea ng pagsisira ng pagbabaloktot ng mga punchline ni Sixth Street at konting issue. But si Sixth Street, man. Parehas ng ginagawa niya, parang ginawa niya yung style ni K-Ram, pero mas advanced yung dating. Kasi may pagka-personal din yung dating ng ginawa niya. Pero almost pareho sila ng style din. Siguro, mas creative lang yung ginawa ni Sixth Street kasi yung punchline niya napaka-witty. Biruin mo dalawang tenga kung hindi ka makarinig ng both sides. Di ba napaka-smart nun? Kaysa sabihin mo na, kaysa pag pinag-compare mo yung idea ng punchline ni K-Ram at yung punchline ni Sixth Street, pag pinaghambing mo, mas really creative at maganda pakinggan yung ginawa ni Sixth Street. Kaya nakakiliti sa tayo nga, sabihin nila na, mas tumatak yung sinabi ni Sixth Street kasi nga, mas kakaiba yung punchline na ginamit niya. Diba? I mean, yung idea na yun, very creative. Pag creative yung punchline mo, tumatatak. Tuloy natin. Pinagtawanan pa yung... Guys, kung malawak kayo, nabigay ko na yung idea kung paano gumawa ng mabilis at magandang punchline. Which is, in-explain ko na ngayon. Kasi sabi ko lang, kaya kung malawak talaga kayo, then na-realize nyo na yun, guys. Saray natin. Pinagtawanan pa yung business niyang chili garlic. Eh dahil doon, malapit na maging millionaire yan. Kumpara sa clothing mong puro kaanak lang daw nabilis, sabi lang yung Tito Sernan. Millionaire versus chili garlic. Ba't mo kinumpare yan kung sa magiging millionaire sa chili, ikaw chilionaire lang? Di ba? Ginahasa gamit isang topic sa silahat ng nandyan. Ganun, magbigay po guys sa nag-iisang badang ang alamat ng round 1. Talalo ba? Talalo na naman. Ano? Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan? Guys, maraming ambag si Badang kung di nyo lang alam, guys. Hindi nyo kasi alam yung idea pag binalikan ninyo yung panahon ng, ano, ng, tawag dito, Republic of the Philippines, guys. Talagang may tira talaga si Badang tong, kahit nga sa, ano eh, sa, yung issue nila nila Glock 9 eh. Kasi dati talaga siyang, ano eh, ghostwriter yan si Badang talaga, guys. Mahusay talaga magsulat yan, guys. I promise you. Panahon pa, hindi ko lang alam ngayon kung ganun ginagawa niya, pero audio engineer yan talaga, guys, si Badang. Marami siya talagang hinawakang mga artist. Kaya, kung pinagtatawanan niya, naalala niyo ba yung laban niya sa Flip Top? Kinakongratulate siya kasi sa papayan na, ano niya, Universal Records yun, guys. Recording, guys. Yung mga sulat niya talaga, binibili. Ganun kahusay si Badang. Noong mga panahon na yun, advance na siya kaagad. Sila Looney, may pangalan pa lang, pero siya talaga kumikita, nakakasulat. Ganon kagaling si Badang. Pero hindi lang na-appreciate kasi wala namang nakakaalam eh. Wala nakakaalam nun. Kaya okay lang naman yun kasi minsan talaga ganon, diba? Tuloy natin, guys.
intro lang natin si Badang, marami pa tayong pag-uusapan. Sa tingin ko nakuha agad yung first round ni Sixth Threat. Kasi mas effective, mas may tumatak agad siya na linya. Sixth Threat, guys. Sixth Threat. Tuloy natin. Okay. Round 2! Kiran! Let's go! Sa totoo lang, ayaw ko talaga makalaban to sa Sixth Threat. Kasi napakabuti nito. Bukod sa nakapag-show sa ibang bansa, may magarang kotse, talagang bulusok yung karera. Palaging laman ang gig. Meron pang business. Kaya sobrang easy magkapera. Sobrang humble, mapagbigay, talented, tsaka gifted. Halos kumpleto na yung skill set. Kaya bago ko mag-umpisa, palakpakan muna natin yung mga achievements ni Flow G. Round to game! Okay. Eto na! Galang na ginawa ni Kiran yung angle. Kira niya si Flow G kahit wala siyang mali na nagawa nun. Floy! Mali ka ng hinamon! Alam mo kung anong malupet at malala dun? Yung namumuna ka ng kanta, sa acapella ka nag-champion! Sabi niya pa, game pa sa gera, kitakit sa acapella. Wala kang gigs nung pandemic, kaya please na nga minimo na dis na kaya mo sa dinis la kapera. Pinili na lang maging cancer. Lumunok na lang ng pride itong si brother. Panaytira mo sa XB, tapos ngayon pinapasahurang ka ni Badger. Haha! Yuck! Kasi umugong nung nagkampiyon, baka daw sa music magbago pa. Pinaglalaban mo yung lirisismo sa Pilipinas, tapos nagdonggalo ka. Dong! Galo ka? Oo, sumali to ng donggalo kasi wala nang karir si Bisakol. Inisip niya, inisip nila mahusay ka kaya madalas kang maimbita tol. Idis mo sila bilang ibayo, yun ang hiningi nilang pabor. At para makakuha ng bunga, ikaw yung ginamit na tirador. Outsu! Ganda ng angle na yun, guys, ha? Pero ang donggalo, magandang ano yun, grupo dahil sila yung foundation ng hip-hop sa Pilipinas. Ganun pa man, pag may issues si Flo G at Sixth Threat, silang dalawa lang yun. Diba? Labas na yung iba dun. Diba? Pero kung XB ang pag-uusapan, meron talagang, alam mo na, may bad apples talaga sa bawat grupo. Di naman natin yung mapagkakaila. Bawat grupo talaga may ganun. Pero kung sa issue man ni Flo G at ni Sixth Threat, kung sila magkaroon ng problema, yung iba, labas na dun. Kasi, I mean, minsan kasi meron namang sarili silang pag-iisip yung bawat individual sa kanila. Pero kung gusto nila maipag-gera kay Sixth Threat, wala na tayo, labas na tayo doon, 'di ba? Tuloy natin. Oo, nagpagamit tong tirador sa pati bongga pa tumapak. Kasi inisip niya yung circle niya mas lalo palalawak. Yung inakala mong tagumpay, siya lang din yung napahamak. Paano makakatama tong tirador kung di marunong yung humahandle, tanga? Sip-sip kay kuya. Tapos pinangalan ng ibayo si Damuho. Yung AE alter ego. Aputs! Napasubo! Diba laking 187 ka? Sila kamo ang yung Lodi? Makalipas ng ilang taon, naging member ka ng Nosomi. Congrats! Siya daw si Nate Robinson. Hindi six... Diba ginamit yan ni Angulo ni... Ano, ginamit na kasi ni na Angulo ni Sharnan yan eh. Nung sumali ka ng Donggalo. So parang hanggang ngayon may issue pa rin kayo sa Donggalo, guys. Parang gas-gas na rin yung kasi guys eh. Alam nyo, bilang isang individual na artist, meron kayong kalayaan sumali kung kanino yung gustong na grupo. Diba? At hindi naman masama na sumali kayo doon sa Tagalog rap. Dahil meron silang hari. Kaya wala, individual lang kayo eh. Kaya yun yung pinakamasakit doon na wala nang Francis, meron na lang Andrew E. Diba? At si Kuya Drew, hindi kayo pipilitin sa kung ano nyo. Meron lang silang nakaano doon. Parang, diba? Parang kahit paano, meron silang gabay. Yun lang naman yung pinaka-importante. Magabayan kayo. At makita ninyo na meron kayong, meron gumagabay sa inyo, tutulong sa inyo. If ever man, diba? Tuloy natin. Di naman kasi lahat pwede mong iasa kay Kuya Drew.
bilang isang artist, ikaw pa rin yung magdadala sa sarili mo. Marami mga artist sa Donggalon na kayang dalhin yung sarili nila, hindi na kailangan umasa kay Kuya Drew. Nadidikit yung pangalan nila, pero kaya nila yung sarili nila. Merong Crazy G dyan. Merong Pampanga's Finest, di ba? Yung Mananabas, kaya naman nila eh. Yung Salbakuta, guys, di ba? Hindi mo naman kailangan na Andrew Salbakuta, hindi. Yung Salbakuta mismo, may sarili na silang fanbase. Yung Pampanga's Finest, may sarili silang fanbase. Yung Mananabas, may sarili silang fanbase. Di ba? Ganun naman yun, guys, di ba? Ganun yun. Tuloy tayo, guys. Puter. So pag nandiyan ulit tayo sa angulo na yan, paulit-ulit tayo, guys. Gasgas na yan. Kaya naiintindihan ko kung walang nagre-react na taga Cebu. Kasi nga, nagamit na yan nung pass na laban niya kay Shernan. Kaya naiintindihan ko kung hindi nagre-react yung mga tao. Pero nadakdak! Kasi wait. Pakiramdam ko, naghahanap si Kiram ng malaking expression na parang sigawan ng crowd reaction. Pero wala kasi, pakiramdam ko, familiar ako sa idea na yan na ginawa ni Shernan. Tuloy natin. Ako si Jake Paul, pagdating sa punches, itong Nate Robinson nyo babagsak! Kaya yung inakala mo na bonus round, ngayon ka matututuboy. Di mo ko mauuluhan, di mo ko mapupusoy. Wala, nabully na si Kiram. Nag-aantay ka ba, Baploy? Kung puro banta ka lang, talagang di matutuloy! Ano? Okay. Ginamit na. Alam ko na mga sasabihin mo na nagsusulatan kami. O baka defense mechanism mo yan, tol, gawain mo kasi. Sobrang guilty. Kaya maang-maangan na lang tong gagong to. Tulad ng simpleng pag-utot, ibibintang pa sa iba, wag lang sumingaw yung baho mo. Diba? Sinachat mo si 3D. Tas binibigyan mo siyang bonus. Ang di mo alam, yung linyang inaambag sa'yo, sinisend niya sa GC ng Motus. What the fuck? That's a fact. TNT, tirador ng timog na may pekeng karangalan. Nag-PPM kay 3D pag may laban. Kala ko ba alert tong smart? O ba't parang nag-smart alert para tong TNT mapasahan? Okay. Kaya kahit mag-chat pa sa lahatan ng tropahan, itong 6. Maganda yung ginamit niyang angulo yung sa mga telecommunication na TNT, Smart Globe. Maganda din yun. Kaya lang hindi na siya nagiging effective kasi yung mga sinasabi niya, parang nagda-die down na eh. Even though may sense yung sinasabi niya, parang mayroong idea ng parang nasan yung proof. Parang lahat yun accusation eh. Kaya naghihintay yung mga tao ng punchline na meron kang ibibigay na proof na creative pa paanggan. Kaya naiintindihan ko kung tahimik yung mga crowd. Pero na-appreciate ko parang yung ginagawa ni Kiram ha. Kasi mahirap yung ginagawa niya. Iinda! Tignan ko lang kung masikatan ka pa ng araw. Sige, 6! PM na! PM. PM na PM. Kasi PM, di ba, gabi na. You know, may AM ang PM, tapos may PM, personal message. Sa amin sa Amerika, hindi ginagamit yung PM, ginagamit namin DM, direct message, kasi direkta, di ba? Tuloy natin. Magandang ginawa ni Kiram, guys. I'm sorry, pero hindi lang ganun ka-effective. Eh. Tuloy natin. Baka yung mga haters ko na naman, magalit na naman sa akin. Sabihin, haters na naman ako. Nakikita nyo naman, guys, kahit yung crowd patay. Tuloy natin. Let's go! So, bata ako ni Andrew E. Ikaw nga, bata ka ng Shernan? I mean, nag-gets mo ba yung diferensya? Kung gaano ka insulto yun sa Yorepa? Pinagkukumpara niya yung bata ng isang icon sa isang bata na pinagtatawanan lang sa eksena, tarantado! Bars, putang ana. Yan na nga, wala na siya. Patay. Nabaril ngayon si ano. Nabombahan si Kiram. Patay ka ngayon. Yun, faxed yun, guys. Kasi pag kinumpara mo si Shernan at kay Andrew, icon yun eh. Ang hirap nun eh. Hindi sila pinakikilaman ni Kuya Drew. Hindi sila pinakikilaman. Pag may kailangan sila, may proyekto na darating, sasabihan sila. Ganun yun. Pero at the end of the day, pare-parehas pa rin sila. Hindi bumaba yung pagkatao ng Sixth Street sa pagsali niya sa Donggalo. Hindi bumaba. Nadagdagan pa nga eh. Kasi yung Donggalo foundation yun. Diba? Tuloy natin. Game! Round 2! Hindi ko alam kung hanggang kailan mo itatago to, men. Anak ni Francis M. ay umamin kahit mahiyain, pero yung pustiso mong ilang taon na kailan mo pagsasalitain. Ito namang si Phoebus, inaasar ka, pangil sa pangil daw. So ang bait mo pala pag naging zombie.
Pag nagkataon malamang, kundi mo kayang mga gat, abay paano na lang yan. Pag nakakita kang tao, tatahulan mo na lang. Eh, kaya pala madalas nag-choke sa round 3. Kaya pala madalas nag-choke sa round 3. Doon ka naghahangbay. Si Boy Pustiso, nahihirapang makipagsabayan pagkalaban sa damakmak na yung punchline. Ramdam agad pagtamlay sa pagpatak ng clutch ay madalas na lang nagkakalat tuwing pagkagat ng crunch time. Ganun lang magtahi ng bara. Hoy, bata ka pa! Ginagaya mo si Apex pero di mo yata dama. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-bars kang tanga! Speaking of Apex, nung finals namin, makikita niyo sa video, gumagano'n to sa likod, oh. Alam mo, pansin ko na yung inggit mo sa akin dati sa yung kadak-clap-clap. Pero lumipas ang 4 na taon, yung mga achievements ko sa mukha mo ay salpak. Habang nanatili sa baba yung karir mo na palpak, agwat natin tambak yun ang sampal ng katotohanan, ganun lang mag-clap back. Wow! Ano, patay na si ano? Sige, yun. Tama na, guys. Kahit mag-choke pa si Sixth Street dyan, verse per verse, wala talaga si Kiram na. Wala siyang makukuha, wala siyang kakainin kay Sixth Street, ang layo ng agwat. Mabuti pang ilaban si Sixth Street kay M-Sight, o kaya kay Sack, o kaya kay ano, kay Tipsy D. Doon, medyo makakita pa tayo ng medyo magandang laban talaga. Wala, si Kiram, na very ano to, mismatch. I'm sorry, Kiram, ha, pero I'm telling you the truth. Wala, talo ka rito kay Sixth Street. Tuloy natin. Sayang. Sa round 2 na kay Badang, bigla nag-double time, oh. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin, kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Kaya sige. Sasabihin mo na lang sa akin kahit pa ikaw pa ay mamili pa. Speed rap inilunggo. Tas grabing pangingayon ko kay GL sa mga posts dahil sa wrong grammar niya. Eh si Lipcram yung kabatel, huwag kang squatter, tang ina. Parehas pa naman ang bayan. Tiga late yan sila, o inggit bayan sa kababayan at kasabayan dahil ba sa bayan nyo ay mas tinuring na bayani sa? Ano, puro multis at saka anong... Guys, wala talaga si Kiram, guys. Patay. Nabaril na naman si Kiram. Bam! Patay si Kiram. Nakakaawa si Kiram dito, guys. Kawawa naman si Kiram dito. Dapat nilaban na lang si Kiram kay ano... siya mga ano, mga normal na battle MC na. Kasi nakikita yung difference, eh, mahihiya ka eh. Sa ginagawa na Sixth Street, ako yung nahihiya para kay Kiram. Alam, hindi ko alam kung nafe-feel niyo yung gusto kong sabihin, pero para nakakahiya na every time may punch time si Sixth Street na ganun, nakakahiya na, diba? Hindi mo alam pa paano pababawi si Kiram. Kasi even though mag-personal siya, hindi effective kasi hindi siya marunong gumamit ng proper ng personals na yun eh. Pero may skill si Kiram talaga. Andun yung confidence. Yun, yung personality nandoon. Nandun yung idea. Pero yung pagiging effective sa paggamit nun, hindi talaga. Ano. Sixth Street, mahusay. Siguro dahil sa experience na lang din. Tsaka mga nakakalaban ni Sixth Street talaga malalakas, di ba? Tulad ng ginawa niya kay Unico. You one sneaky little rat. Napanood nyo? Yung kanilang laban? Nilabas na yung screenshot ng convo nila, binulgar at lantaran. Dinikit pa sa pader, nung walang pakundangan, talagang pinahiya niyan. Malinaw ba yung mensahe? Nung kanilang usapan, mas malinaw ang mensaheng huwag kang pagkatiwalaan, tarantado! Bars! Putang ina, personal din naman siya. Ano na ito guys, second round, bibigay ko na kay Sixth Street. Kaya di ba sinabi ko kanina sa first round, may ganun talaga si Kiram na pag-uugali. Galing nga niya magano. Mag-twist ng mga information. Fallacy. Magaling. Magaling si Kiram, pero mahanap niya pa yung style na para sa kanya. Kung nakikinig sa akin si Kiram, may hanap mo yung para sa'yo. And I'm pretty sure, siguro, maybe next year,
O basta mag-research ka lang, ma-define mo pa yung estilo na para sa iyo. Kasi pakiramdam ko yung estilo mo hindi pa siya fully na 100% na gamay. Siguro magagamay mo rin siya soon. Kasi maganda yung mga angle na ginagamit, no. Hindi lang talaga pero si Sixth Street mahusay talaga siya gumawa ng ano. Ayun, nabaril na naman si Kairat. Patay kasama si Phoebus. Kaya ikaw, Mot, Tomas, at si Mot dapat Sixth Street si Tomas. Ingat ka sa inaakala mo na bestie. Poison pistol ba naman yung next round mo? Di ba parang may pagka-sketchy? Isa tong snitch, isang rat! Halatado pagka-peki, binabalaan ko lang yung Tom sa nakakasama niyang si Jerry. Ano? Bars! Putang inang yan, wala na. Putang inang, shit, wala na. Ay, wala na si Kiram. Kailangan natin magsindi ng kandila kay Kiram. Usukan na lang natin si Kiram. Pausukan natin, baka... Si Kiram, baka na maligno si Kiram. Pausukan natin si Kiram! Asa na ba yung usok? Ayaw na gumana. De, bomba. O, nabomba si Kiram. Nabaril, nabaril. Nabaril si Kiram. Wala, putang. Ay na, wala na, man. Wala. Tama na yun. Tama na yung gantong laban, guys. Ba, pagdating ng second round, tama na dapat yun na pinapanood to. Kasi wala na eh. Wala si Kiram. Kawawa naman si Kiram. Naawa tuloy ako kay Kiram. Sumamaloob ko tuloy kay Sixth Street. Sixth Street, tama na yan. Wag mo na, tama na yung ginagawa mo. Bawal na yan ginagawa mo, Sixth Street. Hindi na makatao yan. Hindi na makatao ginagawa mo, Sixth Street. Putak yun na, Tom Jerry reference. Ganun nga. Guys, pag napaka-creative ng punchline ninyo, hindi yung obvious at anticipated, napaka-husay nun. Parang Tom and Jerry, naalala niyo yung Kawasaki ni Sak, ganyan yun eh. Pag ganyan yung punchline ninyo, man, very creative. Tumatatak talaga. Wala. Patay si Kiram. Wala si Mark. Patay si Mark! Ano, rebat na rebat ka na? Unahin... Rebat na rebat ka na? Unahin mo ang magbago, punyeta. Wala kang kailangang ipaliwanag sa akin, magpaliwanag ka sa mga tinarantado mo sa eksena. Mayram, siya sa pangalan, sumakto din sa tema, di mo to kailangang i-rebut! I-reboot mo yung palyado mong sistema. Rebut, reboot, putang ano, wala na. Kay Ram Gising! Brat! Bars! Wala na guys, wala na yun, bonus lang yung third round. Patay si Kiram. Kiram, patay si Kiram. Patay si Kiram. Pausukan. Round 3, Kiram, let's go! Pausukan natin si Kiram. Baka na maligno. Ang galing! Wala talaga si Kiram, sayang, nahiya tuloy ako. Guys, nahiya ako para kay Kiram, guys. Medyo na ano kay Kiram, guys. Medyo nahiya ako kay Kiram. Kasi wala eh. Kahit anong gawin niya, parang wala siyang kalaban-laban na musmus eh. Parang binubugbog siya ni Sixth Street, tapos parang wala siyang magawa. Parang ganun. Parang nakakailang na panoorin. Kasi sobra yung, hindi lang pamamahiya, but pinapakita talaga yung skill difference eh. Yung diferensya ng pag, ano, hirap. Sorry, Kiram, ha. Ako na humingi ng dispensa kay Sixth Street. Di nga naman yun. Ano. Patay si Kiram. Ako na humingi ng dispensa kay Sixth Street. Di nga yung sinasadya, Kiram. Basta, sa third round, bonus na yun. Bago ko mag-umpisa sa round 3 ko, if that's fine, gusto ko lang ipaalala na, pinapasahurang ka ni Badger, gago! Round 3 game! Ito dapat kalaban ni Mot noong Disyembre. Kaso nawala ang yung tikas. Alam mong inaabangan yung match-up nyo matagal na taon ang lumipas. Okay. Tinanggihan niya rin si M-Site sa sunugan. Pati kay Pistol kumaripas. Kaya dapat pangalan mo, Floy, Mayweather, kasi ang galing mo umilag! Wow, okay. Floy Mayweather. Sabi niya kay Poison, darating ang araw na lahat magagaya ng Poison, pero walang Poison magagaya. Okay.
Okay. Tang ina ang witty. E ginaya mo lang yung sinabi ni Sayad na merong susunod na sinyo, pero walang susunod na Nikki. Ano? Proud ka ba rin doon? Sa yung binagong version? Oo, walang poisong magagaya, pero Sayad meron. Yung ideya galing sa Lisano, bato ka na kampiyon. Kahit hindi ko nasuyurin, alam kong nakuha mo lahat yun. Pero mga iba, alam nyo ba na nagbabasketball din tong si Tarantado? Lisa, tapos suyurin. Yung shooting niya, mala Curry, pag rumibound, mala Renz. Berano. Okay. Kapag ang puso'y hindi sanay mag-isa. Walang auto-tune yun, par. Ikaw, napakinggan ko yung kanta mo. Yung kilalang tirador. Teka lang, parang may katono. Kapitan na ba doon? Respeto kay Cap. Minsan na nga lang maglabas ng kanta yung tao, ninakawan mo pa ng flow. Ano ba naman yan, kapitan? Alam mong pinost niya na yun nung 20... Hindi naman pag nanakaw yung guys eh. Minsan ang tawag din doon pagbibigay ng homage eh. Kasi kahit si Eminem ginagawa yun, gumagamit siya ng flow ng iba, gumagamit din siya ng... Diba, ginaya niya yung flow ni Kendrick. Ginamit din niya yung flow, yung sama dumalama eh. Ano yun eh, galing yun kay JJ something yun, na babae. Tuloy natin. 2021, tas nag-upload ka nung 2016, grabe ka naman! Pinagmamalaki niya na nakapag-perform yung 3Digit sa ibang bansa. Tanga, wag kang feeling, men! Alam kong si Kuya lang inimbitahan doon dahil sa pagkapanalo ni BBM. Real to! Thanksgiving party talaga yun. Sinabit yung 3GS, ay sinabit yung 3Digits. Ulit! Sinabit yung 3Digits yung mga gago, tuwang-tuwa. Tapos kinanta nila yung hit song nilang Bangon Pilipinas, bagong mukha! Putang ina! Partida! Kaya hindi effective si Kiram kasi yung mga sinasabi niya parang okay lang naman yun kasi talaga guys eh. Kaya ang hirap pag masyadong na-dilute na yung style mo. Pag yung style mo nasilip na at na-expose, wala na. Hindi na effective. Sayang si Kiram. Suicide. Pausukan natin ulit si Kiram guys. Baka nanuno. Kailangan niya magkumot eh. Pag pinapausok, di ba guys, pinapausokan siya. Tama tayo dyan. Tuloy natin guys. Sorry Kiram, nahihiya ako kasi pakaramdam ko, parang wala ka talagang wala kang kinain kay 6th Street. Kaya nakakahiya na nanonood ako tapos parang winawasa ka lang ng 6th Street. Nakakahiya. Medyo nasasaktan ako pag nakita ang mahirapan Kiram sa totoo lang. Kasi ang layo talaga ng agot guys eh. Ang layo. Ang hirap ng ganyan. Kaya sinasabi ko palagi, talagang konti lang talaga mga galing sa flip-top eh. Hindi talaga sapat na meron ka lang confidence at magaling ka lang mag-deliver. Kailangan talaga meron ang ganito guys. Talaga. Mahusay ka. At yung vocabulary mo malawak. Hindi nyo ba napapansin yun guys? Siguro naman nagigas yung gusto kong sabihin na habang nanonood ako rito parang nawawalan ako ng gana kay Kiram makinig. Parang gusto ko na siyang i-skip. Tuloy natin. Kasi nahihiya ako eh. Ito pa siyang das business na again sa mga gobyerno. Yung tema nun, hipokrito sa pagkatao mo tumerno. Kasi nasilaw ka sa pera at racket, gaya ng pandidis mo sa XB, para magkaroon ka ng market, pero nagkamali ka sa dulo kasi tingin mo sa budget ay budget! Ano? Hindi na naman siya effective. Bakit? Kasi nasa hip-hop kayo eh. Healthy yun eh, yung competition sa hip-hop. Ganyan talaga guys eh. Kaya hindi rin siya effective. Parang kahit anong paninira mo. Kasi nga, nandiyan kayo, saklaw kayo ng idea na yan sa hip-hop. Meron talagang diss dyan, meron talagang pagalingan dyan, you know, meron talagang paano. May ganyan talaga guys eh. Kaya kahit anong sabi mo, hindi hipokrito yung pag-aganyan. Hanggat nandiyan kayo sa loob ng hip-hop, meron talagang ganyan. At hindi kayo exempted, walang exempted. Ako nga, dami nga nandiyan sa akin eh. Dati pa, El Pinas pa lang ako. Yung pag tinight nyo sa YouTube yung pangalan ko, may mga nag-chat pa na nag-comment pa sa mga dati kong 12 years ago na yung 15 years ago na yung mga track ko sa YouTube. Sinasabi pa rin, oh, edis mo nga ako. Kasi pang anti-government talaga yung ginagawa ko. Yung mga, medyo dami mula dati pa.
Pero syempre nandiyan ka talaga sa hip hop, meron talagang ganyang nangyayari. Kaya minsan hindi effective kasi para sa pasumali kayo sa hip hop tapos hindi magbabanggit yung pangalan ninyo. Hindi healthy yun kahit dito sa Amerika. Kung nandito yung idea ng paggagamit ninyo, yung hip-hop namin dito. Once na merong umatake sa'yo, may ganun talaga. Healthy competition yun sa hip-hop ninyo dyan sa Pilipinas. Sabi niya pa kay Kuya Hernan, yung baba mo parang babasor. Babasor. Poki mo ng ina mo, walang ganun gago! Yun, okay, kaya pagkatapos ko tong durugin, panigurado magiging asto. Reverse pokeball, ikaw mismo nahuli dyan sa sariling rounds mo. Kaya, okay. You stay sa temptation. I-maintain ang label mo. Fake imitation. Kung ikaw yung next na luli, pinapasahura ka ni Badger! Okay. Sayang yung third round. Sana kahit man nung sa third round, bumawi si Kairam. Wala na to. Tapos, itira na naman si Sixth Threat, guys. Paputang ano, wala na. Pausukan muna natin si Kairam. Ay, nako. Nahiya ako manood dito tuloy. Pakaramdam ko, pag tumira si Sixth Threat, masasaktan ako. Kasi, I feel bad for Kairam. Ganting nararamdaman ko. Masasaktan ako pag tumira pa si Sixth Threat. Tama na, guys! Tama na to. Mahirap yung ganito. Pinagpapawisan ako. Natatakot ako may sasabihin pa sa secret na ganito, na ganyan. Tapos tatamaan si Kairam. Ang sakit nun. Guys, masakit. I promise you. Kung naiintindihan yung gusto kong sabihin, parang, syempre, tagal-tagal ko nang nagre-react, diba? Tapos every time na merong magaganito si ganito, okay lang kung si Badang eh. Si Badang kasi, kahit atake mo ng ano, meron talaga siyang bawi, marunong siya mag-freestyle, magaling, kaya niyang ibuhat yung sarili niya. Pero parang si Kairam, parang, wala na, parang nahubaran siya diyan sa ano eh, sa stage. Eh. Tapos itira na naman si Sixth Threat. Natatakot ako i-press play dahil pag plinay ko, wala na, durog na naman si Kairam. Parang gusto ko nang sabihin na, guys, nasalba ko si Kairam kasi in-stop ko yung video. Kairam, stop ko na ba para kahit paano nasalba ka? Okay, mag-alala guys, nasalba ko si Kairam kasi napost ko yung video. Tuloy nga natin. Parang dami kong dadbala. Sorry guys, ang dami kong dadbala. Sixth Threat, let's go! Nakawa kay Kairam guys. Easy lang. Boss, ikaw pala nagpapasahod sa amin. You're welcome in advance ko yung pinakamarami mong views dahil sa akin o sa balik. Oh, bars! Putang ina. Putang ana, patay na naman si Kairam. Putang ana, wala na. Ay, nako. Kasi mayroong transaction na nagaganap eh. Mayroong law of exchange ginamitan. Kakasabi ni Kairam ng ganito, naging witty tuloy si Sixth Threat. Pinapasahod mo ako, huwag kang mag-alala, may law of exchange. Dahil sa pagpapasahod mo, meron kayong mataas na fucking video. Views, putang ana. Bagsak na naman si Kairam, guys. Nabaril si Kairam. Nabombahan. Sabog ang bahay nila Kairam. Guys, puta na ito na. Paano ba ito, guys? Ilang ako mag-anap, play? Play na nga natin, puta na. Dami sinasabi. Hindi nyo kasi nararamdaman, guys. Parang nahihiya akong panoorin. Eh. Nahihiya ako para kay Kairam. Na ano, parang shit. Tira na naman si Sixth Threat, parang wala. Hindi ko maawat si Sixth Threat kasi wala ako dyan eh. Sixth Threat, tama na yun. Second round na, tama na. Kung nandyan ako sa stage, sabihin ko, Sixth Threat, tama na yun. Okay na yun, patay na si Kairam. Parang ganun. Kaso wala eh, video lang talaga. Sa video lang talaga ako, parang... Oh, pupost lang natin. Oh, di ba nasalba ko si Kairam? Oh, ipiplay ko. Oh, patay na naman si Sixth Threat. Oh, pinost ko guys! Nasalba ko si Kairam. Tama tayo. Ay, lako guys. Tuloy na natin para matapos lang. Kakailang, putang ina. Sabi niya kay Penpluma. Wala talaga. Sabi niya kay Penpluma, panis ka pa rin sa RAM kahit gigs pag-uusapan. Oh! Star agad yan. Anong gigs tinutukoy mo? Yung events na sinasabi ka for 1-5, tas once a month lang? Event namin dito sa Cebu noong Disyembre. Ito, formadong marahas. Inaasahan ko yung performance malakas. Sumigaw sa niyang Cebu maglangas. Mga tao ning gawas.
I promise. Tang ina yung crowd gumano, no? No ba naman? Akala ko nga naging si Moises ka nung hinawi yung karagatan. Puta, wala naman si Kero. Kala ko naging si Moises ka hinawi yung karagatan. Kasi yung mga tao nagsialisan, dinefine pa talaga. Naging visual pa kasi para si Moises hinawi. Ay, nakawala talaga si Kero. Usok na naman, usok! May engkanto si Kiram, guys. Nanuno. Kailangan ng kandila. Tutunawin. Yung may isa may ano, guys, planggana. Tinutunaw yung ano, yung kandila. Baka kasi nanuno si Kiram. Para makita natin sino yung kumukulam kay Kiram. Batay na naman si Kiram. Ay, mahirap yung ganito. Pero yung pangay ko talaga, ba't na-bring up yung laban nila ni Pen? Malalaman nyo kung gaano ka lang iyato. Pinuna mo yung pagbigkas niya ng eagle as eagle. Nakakatawa, no? Sa Cebu, yung angle-angle. Battle-battle. Tangina mo! Bisaya mang kabay! Alam mo yon pamihado. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa-abay ka niyang ginago, nagaw... Wapo! Tangina yan. Shit. Kung paano nila pinopronounce yung lingwahe nila at yung words na inaaral nila, paano nila pinopronounce yun? Sinita mismo ni Kiram para maging katatawanan mismo sa mga Tagalog. Putang anan yan, in-expose na naman siya ni Sixth Street. Pukinang ina, bomba. Wala talaga. Tang ina. Obvious na yun. Tang ina. Too much. Patay na dito si Sixth, si ano, si Kiram. Wala na. Galing, ano? Sa Cebu yung angle-angle. Battle-battle. Tangina mo! Bisaya mang kabay! Alam mo bisaya yun, pamihado. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa-abay ka niyang ginago. Alam na. Alam mo. Patapusin, putang ina. Alam nila, nag-gets nila kagad. Putang ina. Pero para sa palakpakan ng mga tao at napapalibutan lang ng mga Tagalog, kapwa-abay ka niyang ginago, nagawa mong laitin yung salita na kayo rin sa bahay nyo sinasalita mo. Bars, putang ina. O sa XB. O sige, pag-usapan. Wala. Ay, nako. Distract 2020. Nagsimula sa konting di pagkakaintindihan lang niya. Nabanggit ng kagrupo kong si JR yung XB, tas umiinit na bigla. Pagbukas ko ng Facebook, yung pangalan ko, nadawit na ng kabila. Sige, pag-usapan natin yan. Total, feel na feel mo namang abogado kanila. Game! Game, putang. Eh, ngayon, ngayon, matagal na kami shit, ngayon, malilino na ngayon kung ano yung issue ng XB at ng 3 digits po. Dahil sa ginawa pa ni Kiram, mas lalo patuloy masisira si Kiram dito. Kasi panay siya gawa ng kwento, paninirampuri niya, defamation niya dito kay Sixret. Ngayon magpapaliwanag si Sixret, lalo siyang masisira. Kasi yung mga binara ni Kiram ng second round niya, bigla na yung mabubura. Putang ano yan. Wala na si Kiram. Hindi niya nakita yun. I didn't see that coming. Tuloy natin. Pag-usap ng tao, yung diferensya sinaalang-alang. Tapos galit-galitan kayo ngayon, kunwari, di nyo na-enjoy yung kaganapan? Facts! Iisa kayo sa gumawa ng reaction video, ah! Wow! Putang ina, wala na! Shit! Totoo yun kasi ang daming reaction video dun sa bagay na yun, guys, eh. Sa laban ni Flo G at saka ni Sixth Threat. Ako, hindi ako masyado na kay ano dun. Kasi late na ako nakapuna yata nun, guys. Hindi ko na yun napansin, guys. Untang ano yan. Shit. Papapapax! Naalala ko kasi yun, yung ating, yung 3GS siguro. Kasi kayo, eh, pang maramihan. So, yung buong 3GS, ginawa nila ng reaction video yung laban tungkol sa Sixth Threat at ano, Flo G. Yan, dami talagang gumamit yun. Kaya yung, ngayon na naman, naging effective na naman yung sinabi ni Sixth Threat, na habang sila gumagawa ng content, siya ginagawang content. Kasi yung mismong kanta ni, ano, ni Sixth Threat, ginawang content ng mga katulad namin, diba? Kami, content creator tawag din sa amin, eh. Reactionist. O ngayon, ginagamit namin tong si Sixth Threat at Kiram. Naging content na naman si Sixth Threat. Ngayon, naging effective na naman yung idea na binanggit niya doon kay Shernando. Ang time ago.
yung laban niya kay Sharnan, di ba? Habang ikaw gumagawa ng content, ako ginagawang content. Bars na naman yun, putang ano niya. Shit, man. Bars na naman yun, guys. Putang ano, shit. Wala. Nakusukan na naman si Kieran. Tuloy. Wow. Isa kayo sa gumawa na reaction video, ah. Ano yung kwarta na lasahan? Nakinabang din pala sa beef, baka nga daw magatasan. Isa yon sa lab... Tumawa si Kieran. Isa yun sa nagpainit nung quarantine. Wow, na-appreciate ni Kieran yun. Nagpainit sa quarantine. Kasi nga lahat ng tao nasa loob lang. Wala silang ibang gagawin kundi what? Manood lang sa YouTube. Ang laking bagay nun, guys. Puntang ano. Wow. It's too much. Tuloy natin. At isa ka sa nagka-arep ang galing. Kung di dahil doon, eh baka nag-Food Panda rider ka na din. Kunwari ka lang kasing hindi sang-ayon. Mm. Kasi kailangan niya ring magpasiklab. Para mas makadikit lalo dun sa G-Wolf, gets namin iyong mentalidad. Pero nobody ka pa rin, bobo. Harapin realidad. Nakadikit ka na sa lobo, di pa rin nakalipad. Oh, bars, putang ina. Bars, putang ina. Lobo, wolf. Diba, guys? Yung lobo tawag sa... Self-explanatory na naman yun. Bomba na naman si Kieran. Patay na naman si Kieran, guys. Wala talaga si Kieran, guys. Ay, guys. Nakawa naman kay Kieran, guys. Tuloy natin. Tikit na sa lobo. Hindi ko pa rin nakalipad. Tangan na yan. Shit. Lobo. Hindi ko pa rin nakalipad. Bars. Wala na. Patay na. Zaki! Niyabang! Niyabangan pa si Zaki! Inggit ka lang kasi nakakasama ko, dasos. Oh, but how's that working for you? Karera mo, umabante ba? Yung mga shows mo ba, dumami na? Bars. Nakakasama ko si ganyan, si ganto. Lahat ng yan pinagbida, pero wala miski isa sa mga yon ang kaya na ipagyabang na nakasama ka nila. Wow! Kasi you're nobody, man. Shit. Nabarel na naman si Kieram. Batay na naman si Kieram. Usukan si Kieram. Putang ano yan. Kieram, pinapausukan na kita. After ng reaction na to, I promise you, gagaling ka. Bomba! Batay si Kieram. Pati bahay nila, pati yung Cebu. Joke lang ha, sa Cebu. Kasi kaya, sa Cebu. Nyo, kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, yung mga kanta na lulugmok, pangalan di tumutunog. Tagal mo nang tsumutsupa, wala pa rin pumuputok. Bars! Putang enang yan. Bars! Kieram, magtago ka na! Hey, Kieram! Di ka na masasalba ng 3GS kahit sila pa mag-judge. Patay si Kieram, usok. Kieram, gagaling ka na nito kasi combination na. Musa, guys, tama na. Sixth threat. Awatin nyo na yun si sixth threat. Ba't walang umaawat kay sixth threat dito? Ang nga, nakakahiya. Guys, hindi nyo pa ito ma-appreciate. But bigyan nyo ng isang linggo, panoorin nyo ulit after ng one week. Dito nyo marirealize yung nararamdaman ko. Nakakahiya para kay Kieram. I promise ninyo. I promise sa inyo, guys. May ilang kayo guys na panoorin to dahil wala si Kieram, wala siyang magawa. His hand is tight, guys. Wala, binaboy siya rito ng 6th Street, easy. Di man lang siya pagpapawisan dito. Pinahiya lang siya. Kung ako rito after ng laban na to, magpapahinga si Kieram, I promise. Kasi nalugmok siya talaga dito, guys. Binaboy siya dito ng 6th Street. It's too much. It's too much, guys. Ang laki ng mga ginagawa ni, ano, 6th Street, guys. Kieram, wala. Kailangan mo magbago ng, ano, style talaga. Wala. Ano ko, tinarantado ka lang dito ni 6th Street. Natirador ka kasi, parang unggoy. Tinira ka niya sa, ano. Sabi niya, may unggoy dito. Kamukha ni Kieram. Boom, parang ginanon siya. Kumawa si Kieram, guys. Sorry, Kieram, ha, pero ang layo talaga ng agot niya, guys. Natirador ka tuloy.
Kasi lambaras ka ng lambaras, sinanya ka pa ng utang yung Ben. O binaril. Batay, natirador ka tuloy. kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, yung mga kanta na lulugmok. Sakit na yan, putang ayun. Tagal mo nang pumutso pa, wala pa rin pumuputok. Putang ayun yan, bars. Ang hirap na yan, guys. Ang tagal mo nang sumisip-sip, kakaano. So, wala ka, yung pangalan mo, hindi pa rin pumuputok. Tapos yung skills mo, ganyan lang, kairam. Kailangan mo talagang magano, magsunog ng kilay. Magpahinga ka muna ng 1 year, tapos magtago ka muna, pumunta ka muna sa caveman. Mag-ano ka doon, mag-exercise. Kaya parang ginawa ni, ano, ni, yung kalaban ni Leonidas, yung Hari. Para daw maging true king siya, pumasok siya sa kweba. Panoorin nyo guys, yung 300. Tapos pumasok siya sa kweba, naging bagong tao siya. Kaya ganun kami mag-training ka. Kasi mahirap eh. Wala, binasura ka ng 6. Mula 3GS, Team Pinsan, XB, putang ina niya. Lahat ginawang bitch ka, iho. Bitch ka lang pala. Kaya pala may kay ka sa pangalan, ikaw yung Kardashian ng hip-hop dito. Putang ina, yung pala yun. Putang ina. Si, kasi si Kim Kardashian, prostitute yun, working girl yun. Ang tawag dito sa Amerika, working girl. Hindi pa walk, hindi prostitute, working girl. Yun ang tawag sa kanila dito. Yun yung terminology yung ginagamit sa kanila. Tama na, 6th Street. Naiilang akong manoorin. Nahihiya ako kasi, napagtatawanan ko si Kiram eh. Kasi wala naman, wala akong problema kay Kiram. Wala talaga akong problema kay Kiram. Pero dahil sa ginagawa na 6th Street, na-expose siya, parang nahihiya ako para kay Kiram. In-expose siya ng 6th Street. Grabe. Kardashian ka na. Tom and Jerry. Ang dami tumatak na linya. Tom and Jerry. Kim Kardashian. Natira. Ewan ko bang hirap? Bonus lang naman yan. Third round. Tuloy ko pa? Tuloy ko pa? Wala talaga. Lahat na lang. Lahat na lang tinurik ang Bisayang katulong. Putang na Bisaya. Alila ka, mamin. Papunta na yan sa maid. Sabi ko na ang putang ngayon. Make in Maynila ka pa rin. Wala na yan. Alila. Bisayang katulong. Maawa. Alam na maawa ka sa sarili mo, King Ina. Masakit pero hindi mo kayang maging sila. Huwag mong pangarapin maging iba. Pangarapin mo maging iba. Wala na. Tapos yung karera ni Kiram dito. Kasi in-expose siya. Ang dami manonood niyan. Tapos na-expose yung pag-uugali ni Kiram. Ang hirap na siyang... Kasi lahat na sinabi ni Six Street, tumaktak eh. Tanga na. So, sino pang maaalala nila yung sinabi ni Six Street na? Tanga na. So, isip-sip na naman sa amin si Kiram. Totoo nga yung sinasabi ni Six Street. Tatatak yun, guys. Tanga na. Bigat nun. Kaya ang hirap talaga magsalita ng ganyan eh, guys eh. Tanga na. Ang hirap. Isipin niyo kung kayo nasa kalagayan ni Kiram ngayon. Lahat ng mga artist na nakapaligid sa kanya, ganun yung maisip kung ano sinasabi ni Six Street. Tumatatak kasi talaga, guys. Hindi na masasalabas si Kiram ng usok. Kahit ilang beses pa siyang manuno. Too much, ang daming sinabi ni Six Street. Ganyan din ako nung unang sampa ko. Nasilaw sa ko nung uso. Eh ang kaso, trend. Nagresulta sa tanging beses lang na nakuha akong matalo. Pero kalaunan na kapako, hinulma ko palalo yung bunga kampyonato. Ang makilala mo yung tunay mong pagkatao, yun ang tunay na panalo, tarantado. Bars! Facts! Yeah. Hindi. Kailangan mong hanapin yung sarili mo. Hindi ako yung kalaban. Kailangan mong umalis muna sa flip-top, pagka man magparamdam. Kailangan magsulat ka muna, mag-research ka, magkulong ka sa kwarto mo, isipin mo yung style na para sa'yo. Kasi tama yung sinasabi ng Six Set, hulmahin mo yung sarili mo. Yung sarili mong style talaga. Kasi meron na siyang style. Pero line-marking yung general na style ni Kiram eh. Pero hindi effective kasi yung punchline very anticipated. Pero once na naging creative siya tulad ng ginagawa ng Six Set at si Maestro, ito yung magiging okay siya na artist. Hindi kasi sapat yung confidence lang at linaw ng pagde-deliver guys eh. At konting mga mockery, it's not enough. Kailangan talaga yung ano ka. I'm not saying na, I mean, ako, wag yun lang isipin na sagradong artist ako, dati ka na rapper. Isipin nyo na lang yung, kung may sense ba yung sinasabi ko. Kasi kung malawak yung pang-unawa ninyo, yung iniisip ko, iisipin nyo din. Tuloy natin. Hindi ako... Kung nakikita ko, nakikita nyo din. Tuloy natin. Kalaban mo dito, Kiram.
kundi ang sarili mo, gago. Sarili mo. Swerte mo pa nga, natapat ka sa tinuturing kang kabaro. Mga nasulat kong mas masakit pa, alam ni Nikki. Pero hindi ko tinangka o sa kamay ng DDS si kay malinis tinabang. Oh, shit. So meron pa siyang sinulat na madudumi pero hindi niya nilagay. Pumutang, enang, enang. So, merong tinatawag na ano, handicap. Nag-handicap pa si Sixth Street, di lang mapahiya si Kiram. Tang, ano, eh, malinis kang Trinabaho. Ito lang yung mga binanggit, pero tumatak pa din, guys. Third round, guys, ibibigay ko na yun kay Sixth Street. Pero bonus na lang yun, huwag din natin pag-usapan yung third round, guys. Masyado nang madumi yun, hindi na masyadong ano yun. Kahit first and second round, pero effective yun. Pero third round ni Sixth Street, medyo mabigat, medyo may kaanuhan na yun, guys. Medyo ang hirap. Sobra double dead na dun si Kiram. Kaya si Kiram medyo appreciated niya na lumabang pa siya kay Sixth Red. It's too much, guys. Nabombaan si Kiram. Hindi ka naman sasalban ng uso ko, Kiram. Sorry, ah. Pero tingnan natin. I'll be honest, walang pag-asa na manalo si Kiram dito. I promise you, wala. Zero. Tingnan natin. Kasi yung presensya pa lang ni Sixth Street, eh, kailangan mo magbitaw ng mas mabigat kalaban mo si Sixth Street, di ba? To be able na magbigay ka lang ng ganitong klase ng reference at ganitong line na makikita, tapos kalaban mo champion, ang hirap eh. Parang yung mga tao nag-expect ng mas mabigat. Kasi kalaban mo si Sixth Street, eh, mag-blagwas ka ng mabigat. Pero kung yun lang ibibigay mo, tapos kalaban mo si Sixth Street, sa idea ng mga taong nanonood, it's not enough. Kahit ako mismo yung nahihiya. Ilang beses kong pinost yung video, nahihiya ako para kay Kiram. Mismatch. Sino mo nagtapat sa'yo kay Sixth Street? Hindi ko alam kung anong iniisip, nakadrugs yun. Kiram, kung sino nagtapat sa'yo kay Sixth Street, nakadrugs yun. Sabi, pabubug na natin si... Gawin natin ano, giniyapig to si Kiram kay Sixth Street. Tignan natin, itesting natin kung nasa na si Sixth Street. Parang ginawa nila, ginamit ka Kiram bilang gauge. Ang ibig sabihin ng gauge, yung parang pangsukat. Panukat kung nasaan na si Sixth Street. Nagpahinga ba si Sixth Street? Paano ba siya magsulat ngayon sa PSP? Parang ganoon. Ginamit kang ano, dummy, crash dummy. Yung idea ni, ano, ni, tawag niyo, Pajero. Pinagpawisan ako sa sobrang kahihiyan para kay Kiram. Tuloy na rin, guys. I promise you, promise, walang kinain si Kiram. Kahit isang round, wala. Sages! Na lang sa confidence at yakap. Wala talaga. Wala talaga. Ang layo. Kiram versus Sixth Street. Wala. Kung nagustuhan niya yung laban na yun, alam ko na! Pumipiyok na si Bibus ka kasi... Tawag natin, guys. Tawag mo na tayo dyan, guys. Tom and Jerry. Inabalahan ko lang si Tom. Bagay si Tom. Ay, di ba? Bars, putang ina niyan. Kardashian, tumatak. Kardashian na yan. Putang ina niyan. Ang mananalo dito, magkakamit ng 50,000 pesos na bonus at mag-a-advance sa second round na may potential. Sisiw lang kay Sixth Street yun. Tang ina. Libreng pera. Hopefully, magbigay pa si Sixth Street ng mas mabigat na mga linya. Hopefully, makalaban ni Sixth Street malalakas. Kasi gusto kong makita yung talagang super A-game na Sixth Street. Parang dito, parang 80% lang ito. Kasi wala nang masyado mabibigay kay Kiram. Hindi naman ganun kalakas din kasi si Kiram talaga din siguro. Sa kanilang field. Kasi kung kaya, ganyan lang kayang ibigay ni Kiram, then I'm pretty sure pwede pang maglabas si Sixth Street ng mas malakas na linya pag may kalaban siyang mas malakas. Diba? Kasi hindi nalalayo yung angulo ni Kiram at saka yung angulo ni Sharnan. Yung sa round 2 nila. So, hopefully may makalaban si Sixth Street. Kung hindi si Tipsy D, Sac Maestro, sino pa bang magaling sa ano? Pwedeng tumapat. Si Luni, pwede din. Kaso, tuloy natin, guys. Sorry. Potential na mapanalura ng 1,000,000 piso at diamond ring. O kaya si Balakid. Balakid. Sixth Street, Balakid. Maganda rin yung laban sigurong Sayad versus Sixth Street. Kasi yung diferensya ng style, gusto ko rin makita pa paano. Tuloy natin, guys. O kaya si Pistol nga. Maganda, magaling si Pistol din eh. Magaling umanggulo si Pistol. Tuloy natin. Ang boto ng hurado, 5,
0! Panalo si Sixthred! Ay, salamat, salamat. Alayin guys. Ay, first time na ko siya nakita nga walang nag-choke entire round at ako solid by. So, salamat sa Cebu sa... Hinag-choke si Ian. Ikatulo na lang ko ni Balik Cebu, bay. Nakaroon pala ko naka-battle. Dugay na kailangan ko ni Pangarap. Salamat kasi niya nga talaga niya, bay. Saras, happy birthday pala sa asawa ni Kuya Matias na si Melody Periamil. At sa hot stuff, ano pa ba, sa KK Ram. Salamat. PSB! Gusto ko lang shoutout si OJ Niro, Boss Red sa JRP, Kuya John Singson, Cypher Philippines, Space Rebate Wars, Crown Manila, Tambay Cup, Southside Barber. Salamat na marami. Boss, maraming salamat. Hopefully, gusto ko makita si K-Ram ulit na lumaban. Sana nag-improve siya. I wish you luck next time, K-Ram. Sana gumaling ka pa. Yun. Isa ka sa mga, sa tingin ko may potential. Nasa hahanay ka ni Zaki sa tingin ko. Sa akin, malakas din yun eh. Nakita ko na yung potential niya agad. Ganun pa man, guys. Hindi ko na to itutuloy kasi mahaba na tayo, guys. Alam niyo naman, sobrang daldal ko talaga, guys. Pagpasensyahan niyo na. Kung may nasabi akong hindi maganda, huwag niyo na lang ako atakayin sa comment section. Napanood niyo na naman siguro yung video. Nagre-react lang naman ako. Yung nakita niyo sa akin, reaction ko lang naman yun. Ganun pa man, guys. Habaan niyo yung pasensya ninyo. Patnubay na magulang ang kailangan kung bata pa kayo. Maghanap kayo ng magulang ninyo para kahit pa paano makita ninyo na hindi ko ina-attack yung mga artist na paborito ninyo. Ganun pa man guys, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, makaibigan yung mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi, plan motive nga pala ng Good Broke Pro. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share, at ganun pa man, mag-comment na rin kayo. At ano nyo na guys. Ganun pa man, congratulations kay Sixthred. Sa tingin ko, napakadaling panalo ng ginawa ni Sixthred. Ganun pa man, ingat kayong lahat dyan. Bibigyan ko siguro to ng laban na to ng 9 siguro. Kasi sa tingin ko, hindi nabigay ni Sixthred yung A-game niya. Tapos si K-Ram, hindi ganun ka... I mean, hindi pa siya ganun ka-develop na artist. Siguro nag-start pa lang siya. Ganun pa man, kung maganda talagang dikdikan yung laban talaga, mabibigyan ko ng 10. Kasi kahit paano ako, magre-react ako in both sides. Paano ba na? Gusto kasi parang mahirapan din ako magtimbang eh. Na parang ganun eh. Kasi yun yung pinaka. Ito yung parang kahit dito yung mga judge din na nahihirapan eh. Ganun pa man guys. Thank you sa mga nanonood palagi. Maraming salamat sa mga nagre-request. Ingat kayo lagi dyan. Plan motive nga pala. Ingat.